Hardline Filipinas! Mula sa News Center ng ABS-CBN at DZMM. Hatid ang mga balita mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Filipinas! Headline Pilipinas, base ng Amerika sa Iraq, pinaulanan ng missiles ng Iran. Paglikas ng mga Pinoy sa Iraq, iniutos na embahada sa Libya, pinaghahanda ang mga Pinoy na mag-alsa balutan. Singil sa kuryente ng Meralco, may bawas ngayong buwan. Buong lalawigan ng Iloilo, isinailalim na sa state of calamity dahil sa Bagyong Ursula. Seguridad sa Davao International Airport hinigpitan laban sa misteryoso umanong sakit mula China. At Catriona Gray muling nasubukan ng bilis at galing sa Q&A sa It's Showtime segment na Mini Miss You. Mula sa News Center ng ABS-CBN. Ang mga balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline Pilipinas! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Julius Babaw. At ako si Tony Velasquez. At sa detalye ng mga Headline Pilipinas. Pamilya, pinaulanan ng missiles ng Iran ang base sa Iraq kung saan nagkakampo ang mga Amerikano. Sa ulat ng Iran State TV, ang atake ay may tuturing na paghihiganti ng Iran sa pagkamatay ng military leader nilang si Qasem Soleimani sa drone strike ng Amerika noong nakarang linggo. Kinumpirma ng Pentagon ang pag-atake sa dalawang base sa Iraq gamit ang mahigit sandosenang missiles. Direktaman ng Pentagon na ginagawa nito ang lahat para maprotektahan ang mga tauhan at alyado sa rehiyon. Nagbabanta naman ang Iran ng mga pag-atake oras na bumuwelta ang Amerika sa kanilang missile attacks. Itinaas na ang alert level 4 sa Iraq sa harap ng tumitinding tensyon kasunod ng pagkamatay ng Iranian commander sa ginawang pag-atake ng Amerika. Sabi sa DZMM ni Labor Secretary Silvestre Bello III, ibig sabihin nito, ipapatupad na ang forced evacuation sa mga Pinoy sa Iraq. Tiniyak ni Bello na nakahanda ang DOLE na tumulong sa Department of Foreign Affairs para sa pagpapauwi ng mga Pinoy. Umapila rin ang kalihim sa mga Pinoy na sumunod na lang sa repatriation. Ibig po sabihin yan ay forced evacuation na po yan. Okay. Ito naman din ay recommendation ni Secretary Marisimato. Oh. We are ready to provide all the help and assistance that we can give to the Department of Foreign Affairs. Aabot na sa 100 mga first time na OFW na papunta sa Kuwait ang hinarang at pinagbawalang umalis ng Bureau of Immigration. Kasunod ito, nag-inilabas na travel ban ng Department of Labor and Employment doon. Sinabi ni Immigration Port Operation Division Chief Grifton Medina na sa kabila ng travel ban, marami pa rin mga Pilipino ang nagbabaka sakaling makaalis ng bansa. Pero payo ni Medina, mas maiging makipag-ugnayan sa employment agency at hintayin matanggal ang travel ban para makaiwas sa gastos sa biyahe at rebooking fee. Hindi na maganda ang kalagayan ng mga Pilipino sa Tripoli, Libya dahil sa tumitinding labanan ng Iran at Amerika. Sinabi sa DZMM ni Philippine Embassy in Tripoli, Libya Ambassador El Mercato na 8 nurse na nagtatrabaho sa isang clinic
malapit sa front line ang kanilang nailigtas. May 20 Pinoy din anya ang pinailis sa kanilang tinitirhang apartment building bago pa papasukin ng mga armado. Bukod dito, may tumama rin anyang rocket sa isang clinic na malapit lang sa military academy na tinamaan naman ng missile. Kaya naman pinaghahanda ng embahada ang mga Pilipino sa Tripoli na lumikas bago pa madamay sa gulo. May minomonitor tayong exchange at mga bombardment sa isang area na malapit sa isang lugar kung saan marami yung mga kababayan natin. Ano? So we're in touch with them at in-advise po natin sila na medyo mag-ready na ho in case we may need to evacuate them. Sa kabila ng lumalalang tensyon sa Middle East, tila salungat ang payag ng palasyo sa posibleng tulong na maaaring iabot ng bansa sa Amerika. Yan ang headline Pilipinas ni Radyo Patrol 51, Joyce Palacio. Joyce, ano ba ang sabi ng palasyo rito? Julio, sa isang panayam kay Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo kaninang umaga, sinabi niyang handa ang Pilipinas na tumulong sa Estados Unidos sa oras na masaktan o madamay ang mga Pilipino sa Middle East. Aniya, anuman ang kinakailangan nila ay tutugon ng Pilipinas. Kung kailangan anya ng Estados Unidos ng tropa, magpapadalaan niya ang bansa. Taliwas o salungat naman ito sa sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa palasyo na out of question ang pagpapadala ng sundalo maliban na lamang kung may national interest ang bansa dito. Ito rin ang pagdidesisyonan ng Kongreso at hindi ng Pangulo. Matatandang una na rin sinabi ni Pangulong Duterte na hindi rin niya papayagan na maging launching pad o magamit ang bansa para sa anumang missile o rocket attacks ng Estados Unidos. Pero rerespetuhin anya ng Pilipinas ang nakapaloob sa Visiting Forces Agreement kung saan pinapayagan naman ang pagdaan ng tropa ng militar ng Amerika kung kinakailangan nilang mag-refuel. Sinabi rin ng Pangulo na hindi maaring i-invoke ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA dahil magagamit lamang ito kung ang Pilipinas ang inaatake at kailangan pa rin kumuha ng permiso ng Estados Unidos sa kanilang Kongreso. Yan ang headline Pilipinas mula sa Malacanang. Ito ang Rancho Patrol 51, Joyce Balancho, ABS-CBN News. Easy, man. Maraming salamat, Joyce Balancho. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa bisperas ng traslasyon, tuloy-tuloy pa rin ang pagkasasasiguridad para sa prosesyon. Sinabi sa DZMM ni Manila Police District Chief Brigadier General Bernabe Balba na bukod sa ipakakalat na higit 12,000 PNP personnel, may mga ide-deploy ding sundalo, lalo na sa bahagi ng Ayala Bridge kung saan malapit ang Malacañang. Ipinaalala rin uli ni Balba na bawal harangan ang mga deboto ang unahan ng andas para maiwasang tumagal ang prosesyon. Tiniyak naman ni Balba na may mga polis pa rin magbabantay kontra krimen kahit abala ang karamihan sa traslasyon bukas. Yung ating pong iba mga polis, hindi lang po sa Manila Police District, but the whole of NCRPO po, ay ito po ay saka yung mga, alam ko po yung mga regions na nakapalibot sa NCRPO, ay patuloy din po yung anti-criminality para po sa peace and order ng buong pagdiriwang ng translation. Binasbasan ang mga replika ng Poong Nazareno na nagmula pa sa iba-ibang lugar sa bansa. Muli namang ipinaalala ng simbahan sa mga deboto na manatiling si Kristo ang sentro ng pananampalataya. Yan ang headline Pilipinas ni Abner Mercado. Malapiesta ang naging posisyon ng mga replika ng itim na Nazareno. May kanya-kanya pang bit-bit na banda ang iba na pumarada sa kahabaan ng Quezon Boulevard habang binabasbasan ng mga pari mula sa footbridge malapit sa simbahan ng Quiapo. Sinamang dito mula sa Blumentritt, Maynila, dinala ang kanilang replika ng Poong Nazareno bilang pasasalamat sa lahat ng kinamasang pagpapala. 4 na taon na kami dito na laging sumusuporta sa ating mahal na Senyor Nazareno. Kaya ngayon patuloy pa kaming nagsusumikap na maging maunlad pa ito. Ang magkaibigang Josephine at Marilyn mula sa Santa Mesa, baon din ang mga hiling at pagpapasalamat para sa mga biyayang natanggap. Kahit wala akong trabahong permanente, nakakaraos kami sa pang-araw-araw pang financial dahil sa kanya. Doon sa asawa ko, napapasalamat ako, tuloy-tuloy yung promotion sa trabaho. Ang mag-asawang Bautista mula sa Novaliches, 25 taon ng deboto.
Para sa kanila, hindi nila sinasamba ang imahe ng Nazareno kundi kinatawan lamang ito ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Larawan na noong una na hanggang na nabubuhay na siya po siya ito. Kaya siya ay binagalang namin na pirang-parang totoo. Paalala ng simbahan, si Kristo pa rin ang dapat na maghari sa puso ng bawat mananampalataya. At ang posisyon, hindi rin daw paligsahan. Kasi gusto nga natin mas maging fiesta, no? Mas maging masaya. Hindi ito contest, no? Wala namang mananalo sa pinakamaganda. Ang pupuntahan talaga dito, ang pinakadahilan ay walang iba kundi si Kristo. Maramdaman ninyo yung presensya, no? Maramdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa, mahal kayo ng Diyos at laging mayroong pag-asa. Para sa mga deboto, hindi dito nagtatapos ang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Dadalo rin sila sa mismong translasyon sa Webes. Abner Mercado, ABS-CBN News. Inabot ng mahigit 10 oras ang ilan sa mga pumila sa palik sa itim na Nazareno. Ito'y kahit umulan bago maghating gabi. Yan ang Headline Pilipinas ni Lady Vicencio. Umabot sa Rojas Boulevard ang pila sa pahalik sa itim na Nazareno kahit gabi na at bumuhos pa ang ulan. Para sa kanilang panata, hindi inalintana ng mga deboto ang ulan. May mga nagbenta ng sapin pero nagpaulan na lang ang iba. Ang debotong si Arlene hindi natinag sa pila. Kasama pa niya ang anak para ipagdasal ang maayos na kalusugan at paggaling sa mga karamdaman. Yun nga po yung healing process. So continuous and good health with my family and blessing. Malaking sakripisyo naman sa mag-asawang Virgilio at Matia ang pagbiyahe mula Cavite para sa pahalik. Kaya laking tuwa nila na maagang dinala sa Quirino Grandstand ang imahen ng puon para sa tradisyon na pahalik. Kakapal na pumamang tao. Kaya ngayon kakuagapan natin. Ay inulan naman po. Para makatapos na agad ng pila, hindi makauwi na sa bahay, makapagtrabaho. Mahigit 10 oras namang pumila si Virginia, pero para sa kanya, mas maginhawa ang sitwasyon ngayong taon. Mas maayos po ngayon. Kasi dati, siksikan. Kabilang sa mga taon-taong natutulog sa Quirino Grandstand tuwing bisperas ng traslasyon, ang pamilya Laher mula sa Malate. Panata na po namin na pumunta po dito. Nakasanayan na po kasi namin na syempre magpunta, magsalo-salo. Nakaantabay naman ang rescue units para rumisponde sa anumang emergency. Ayon sa MMDA Rescue Unit, pagkahilo ang karaniwang daing ng mga namamanata. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Pinaghahandaan na rin ang araw ng Pung Nazareno sa bayan ng Castilla, Sorsogon. Sa gitna ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tisoy noong Disyembre, ang head ng Pilipinas mula kay Jose Carretero. Ang chapel na ito ng Barangay Maypangi sa bayan ng Castilla, Sorsogon ang tahanan ng mahigit 60 taon na nilang patron na Black Nazarene o Itim na Nazareno. Si Nanay Irlina na matagal ng deboto ng Nazareno, naniniwala sa milagrong dala nito sa mga taga Maypangi. Ang Pong Nazareno ang pinaghuhugutan nila ng lakas, lalo na noong humagupit ang Bagyong Tisoy. Natakot ako, sabi ko, Jesus, Señor Nazareno, pa kunduaman ang bagyo. Taso atok ni Garuna, tigagabot so atok ni. Kaya piligtas man kami niya. Ang lolo ni Efren Yanilio ang nagdala ng imahe ng Pong Nazareno sa Maypangi. Galing ito ng Quiapo. Milagro para sa kanila na nakabalik ang imahe matapos itong pagtangka ang nakawin. Laking pasasalamat din nila na kahit matindi ang pinsalang dinulot ng Bagyong Tisoy, walang namatay o nasugatan sa kanilang lugar. Dahil walang nadiskwidong tao rito. Kaya sa Huwebes, bukod sa prosesyon, may handaan sa barangay bilang pasasalamat sa Puong Nazareno, ang grupo ng mga babae ang nakatoka sa paggawa ng suman. Papasalamat po kami sa Nazareno po na sana bigyan kami ng magandang panahon, bigyan ng mabang buhay, magagad ng blessing para sa kanya kasi ang mga matanda na dapat hindi makakalimot sa mahal na Panginoon. Handa na ang mesa sa bahay ng punong barangay ng Maypangi. 3 baboy ang kanilang kakatayin. Magkakaroon din ng sayawan. Paraan umano nila ito ng pagbibigay-pugay, pasasalamat sa biyaya at proteksyong ibinibigay sa kanila ng Puong Nazareno. Hali digdi sa Castilla, Sorsogon, Jose Carretero, ABS-CBN News.
Naninindigan si Vice President Lenny Robredo sa kanya naging ulat o assessment sa war on drugs ng pamahalaan kung saan sinabi niyang palpak ang naging kampanya ng Duterte administration. Yan ang Headline Pilipinas ni Radyo Patrol 46, Johnson Maraba. Johnson. Tony, sa isang news forum sa Maynila, inamin ng Vice Presidente na maaaring hindi niya nabasa ang lahat ng detalye patungkol sa kampanya ng pamahalaan kontra sa illegal na droga. Pero mukhaan niyang hindi pa rin nababasa ng mga nagkukomento sa kanyang naunang pahayag ang kabuuan ng kanilang report mula sa 18 araw niyang pagiging co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ng ICAD. Paliwanag ni Vice Robredo, hindi lang naman puro kritisismo ang nilalaman ng kanyang report sa War on Drugs. Nakapaloob din anya rito ang mga magagandang nagawa sa ilalim ng kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Depensa ng Vice Presidente, nakadepende ang nilalaman ng kanilang report sa mga datos na nanggaling din naman sa mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay VP Lenny, may isang datos lamang na hindi galing sa ahensya ng pamahalaan ay sinama sa report pero galing anya ito sa official publication ng USA dahil walang makuhang datos mula sa gobyerno. Kung may mga bumabanat man anya o nagsasabing mali ang kanyang mga datos, sinabi ni Robredo na galing ang lahat ng mga ito sa gobyerno. Paliwanag ng Vice Presidente, ang PDEA at PNP ay hindi lang naman parehong miyembro ng ICAD, kundi bahagi ng enforcement cluster nito. Kaya kapag may ibinigay anyang data ang PNP, dapat tanggapin ito ng PDEA at kung mali naman ang datos, dapat itong itama agad ng PDEA. Muling sinabi ng Vice Presidente na wala siyang pagsisisi na naging parte siya ng ICAD at nagpapasalamat anya siya sa oportunidad na maging co-chair nito kahit pa sa napakaigsing panahon. Hinamon ng Vice Presidente ang administrasyon maging bukas sa ibang mga suhestyon sa kampanya kontra droga. Sa huli, binigyan din ito na anuman ang kanyang napunang mali sa War on Drugs, depende pa rin anya ito sa Pangulo kung susundin ang kanyang mga naging rekomendasyon para mapagbuti ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Yan ang Headline Pilipinas. Itong Radyo Patrol 46, Johnson Manabat, ABS-CBN News, BZMM. Maraming salamat, Johnson. Mga kapamilya, good news naman tayo. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon sa Meralco, nasa 0.41 sentimo kada kilowatt hour ang bawas presyo. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, nasa 82 pesos ang bawas presyo. 123 pesos naman ang ibabawas sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hours, 164 pesos sa 400 kilowatt hours at 205 pesos naman ang bawas singil sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hours. Ang bawas presyo ay dahil sa pagmura ng kinontratang kuryente at outage allowance na karaniwang pumapatap sa January bill. Aminado ang Department of Transportation na hindi nito nabusisi ng gusto noon ng mga papeles ng ride-hailing service na angkas. Kaya huli na nang malamang halos 100% pag-aari ito ng Singaporean. Sabi sa DZMM ni DOTR Transport Consultant Assistant Secretary Bert Swan Singh, nung nakipag-usap sa kanila, ang angkas ay nakala ng Technical Working Group na regular company ito at hindi nahalungkat agad ang foreign ownership. Kaya pinalitan niya ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang mga miyembro ng Technical Working Group. Una nang inihayag ng DOTR na posibleng ma-blacklist ang angkas dahil mga umani paglabag nito gaya ng pag-ooperate sa Cagayan de Oro at General Santos City, gayong sa Metro Manila at Sibulang pinapayagan ang pilot program ng operasyon ng angkas. Noong muna, hindi masyadong nabusisi ang records ng angkas. Ano? Kausap namin sila, pinagpalagay nga na sila ay isang regular na kumpanya na nagbibigay ng serbisyo. No? Lately lang na nung naghalungkat na kami ng corporation paper sila, nakita namin na yung kumpanya na tumatayong registrado sa Securities and Exchange Commission, DBDOYC, ay 99.90% na 9% na pag-aari ng isang Singaporean. Desmayado ang ilang magsasaka sa importation ng pulang sibuyas, lalo't ngayon pa lang daw gumaganda ang presyo nito. Ang Headline Pilipinas mula kay Noriel Padiernos. Ramdam ni Aling Eva ang pagtaas ng presyo ng mga rekado gaya ng sibuyas. Araw-araw palaging maramihan ang kanyang niluluto para sa kanyang karinderya. Medyo nagbabawas kami ng kakal kasi yun po ang hanap ng tao, yung lasa ng paninda. Aminado ang mga magsisibuyas sa Rizal, Nueva Ecija na kaunti ang supply ng pulang sibuyas dahil panahon pa lang ng taniman.
Para makontrol ang pagtaas ng presyo, ngayong Enero, inaprubahan ng Department of Agriculture ang pagpasok ng 35,000 metric tons na imported na pulang sibuyas. Pumalo kasi sa mahigit 200 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas sa Maynila. 40 hanggang 50 pesos per kilo naman ang imported na puting sibuyas. Dismayado tuloy ang mga magsasaka, lalo't ngayon pa lang sana sila makababawi. Anihan naman sir, kami yung nagtatanim, kami ang maapektuhan. Kasi kapag nag-import sila, bumaba na naman yung presyo gaya nung nakaraan, maganda animo. Eh halos wala rin yung pagod, hindi na bayaran. Ang mga magsasaka naman sa Bayambang, Pangasinan, nangangamba na maging kompetensya nila ang imported na sibuyas, lalo't malapit na ang kanilang anihan. Umaabot sa 35 toneladang pula at puting sibuyas ang produksyon ng Bayambang na isinusupply sa Metro Manila at mga Karatig probinsya. Hindi po dapat mag-angkat. Ayon sa Municipal Agriculture Office, inaasahang tataas na ang produksyon ng sibuyas sa Pebrero hanggang Marso na panahon ng anihan. Manlapu Jaed, Pangasinan, Noriel Padiernos, ABS-CBN News. At abangan, Malacañang hinimok na isapubliko ang bagong kontrata ng dalawang water concessionaires. NBP Director Gerald Bantag pinawalang sala sa pagkamatay ng 10 preso noong 2016. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Tiniyak ng Department of Justice na ang binubuong bagong kontrata ng pamahalaan sa Maynila at Manila Water ay patas at hindi papatayin ang mga water concessionaire. Sabi sa ABS-CBN News Channel ni Secretary Menardo Guevara, aalisin ng gobyerno ang mga provisyon ng kasunduan ng pahirap at hindi makatarungan tulad ng ilang tax provisions at non-interference clause na nagbabawal sa pamahalang manghimasok sa rate-setting mechanism. Inaasang handa na ang kontrata matapos ang 6 na buwan. Nilinaw naman ang kalihim na negotiable pa rin naman ang mga bagong kasunduan at posible pa rin ma-extend ang kontrata ngayon ng Maynilad at Manila Water sa renegotiation. You know, if it's a good contract, we want that to be an extended contract. If it's a bad contract, we want that to be terminated right away. So it all depends on what agreement, new agreement, the government and the water concessionaire will have. So if it's a good agreement that will benefit or redound to the benefit of the consuming public, then the government will be open to extend it beyond 2022. Okay. If it's good. Okay. But otherwise, if there is a stalemate or the water concessionaires insist on things that the government would not like, then we'll have to end it as soon as possible.
Hinimok ng isang leader ng Kamara na isapubliko ng Malacanang ang bagong kontrata ng water concessionaire. Yan ang Headline Pilipinas ni Radyo Patrol 48, Zandro Ochona. Zandro. Julius, ikinigit ni House Deputy Majority Leader at bagong generation partylist Representative Bernadette Herrera na sa ngalan ng full transparency at disclosure, nararapat naman na maisa publiko kung ano ang nilalaman ng inaprubahang kontrata ng water concessionaires ng gabinete para sa Manila Water at Maynilad. Hindi na dapat maulit ang pasakit ng mga Pilipino mula sa NIT patas at unconstitutional na kontrata sa serbisyong patubig. Hiling pa ng kongresista, mailalathala ito sa Facebook pages, gayon din sa mga pahayagan. Bukod sa mga nabanggit, hinimok din ng kongresista na magsagawa ng anti-monopoly regulations ang Philippine Competition Commission sa lahat ng public utilities upang masaklaw ng water districts at ng electricity service jurisdictions sa buong bansa. Ito ay nakikita niyang paraan para hindi na matuloy ang planong public utilities monopolies sa labas ng bansa. Yan ang Headline Pilipinas. Ito ang Radyo Patrol 48. Zandro Ochona, ABS-CBN News. Yemen. Maraming salamat, Zandro Ochona. Sa pagtatapos ng ceasefire ng gobyerno at CPP-NPA, tiyak ng PNP na hindi sila mauunahan ng mga rebelde sa pag-atake. Yan ang Headline Pilipinas ni Radyo Patrol 49, Zander Cayabyab. Julius, uunahan na ng PNP ang NPA sa pagkilos para hindi sila malusutan ng mga kalaban, lalo tapos na ang unilateral ceasefire na idineklara noong Kapaskuhan. Ayon kay PNP OIC Police Lieutenant General Archie Francisco Gamboa, balik na ang mga pulis sa offensive mode mula hating gabi kagabi. Magiging target anya ng kanilang mga law enforcement operations ang mga NPA na may arrest at search warrant. Sinabi ni Gamboa na makikipag-ugnayan sila sa AFP para mas mapalawak ang papel ng PNP sa anti-insurgency campaign ng pamahalaan. Ang directive ko ng ceasefire is defensive, no? So ang directive ko ngayon is offensive, no? Huwag tayong pauna, no? Puntahan natin sila, huwag natin pabayaan sila pumunta sa atin. Yan ang Headline Pilipinas. Ito ang Radyo Patrol 49, Zander Cayabyab, ABS-CBN News, DZMF. Maraming salamat, Zander. Ngayong umiinit ang girian ng Amerika at Iran, pinababantayan ni Senador Win Gatchalian sa gobyerno ang posibleng epekto sa presyo ng iba-ibang bilihin. Ang Headline Pilipinas mula kay Radyo Patrol 47, Robert Mano. Robert. Tony, ayon kay Senador Gatchalian, dapat masusin bantayan ng gobyerno ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil maaari maka-apekto ang gulo sa local oil prices at tataas ang mga bilihin sa bansa. Hinimok din ang mambabata sa DOE, DPI at Agriculture Department na magtalaga ng tao o kaya ay bumuo ng task force na magbabantay sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo at pangunahing bilihin sa merkado. Sa katunayan nitong Martes lang, nagkaroon na ng dagdag bawas sa presyo ng lokal na merkado ng petrolyo bunsod ng isang araw pa lang na epekto ng tensyon ng Amerika at Iran. Bukod pa ito, sa pag-akyat naman sa 2.5% ng inflation rate nitong Disyembre, kumpara sa 1.3% noong Nobyembre 2019. Yan ang Headline Pilipinas. Ito Radyo Patrol 47, Robert Mano, ABS-CBN News, DZMM. Maraming salamat, Robert. Panahon na umanong pagdebatehan sa kamera ang mga panukala sa Transport Network Vehicle Services o TNVS. Sinabi sa DZMM ni PBA Partylist Representative Jericho Nograles na panahon na pag-usapan ang issue sa TNVS dahil marami ang naapektuhan at tambak na ang mga tanong na dapat masagot. Tulad na lang kung ituturing na bang public utility ang TNVS? Papayagan na ba ang mga motorsiklo bilang for hire? Kailangan ba silang bigyan ng prangkisa? At sino ang mag-i-issue nito? At ang lumabas na issue sa foreign ownership sa mga transport network companies. Bukod pa anya sa usapin dito ang sobrang singil sa mga consumer at pagtanggi ng mga TNC na ma-monitor sila ng gobyerno. Paano nila ma-regulate kung hindi nila ma-monitor? Ang tanong, niloloko ba tayo? Ang sagot, hindi natin masabi at this point in time. Okay. Dahil wala tayong monitoring. In the previous Congress, yung 2016 to 2019, hindi na ipasa ang TNVS bill.
Mm-hmm. And ngayon, the current 20, Congress, ni isang debate, wala pang ginawa. Papakiusapan natin ang Committee on Transportation na sana ma-prioritize. Inawalang sala ng Korte si New Beloved Prisons Director General Jalal Bantag sa pagkamatay ng 10 inmates sa pagsabog sa Paranaque City Jail noong 2016. Si Bantag ang jail warden na kasama ng mga namatay na bilanggo sa loob ng opisina kung saan sumabog ang granada. Pero nakaligtas sa pagsabog si Bantag. Nakasuhan si Bantag at ang mga jail guard na sina SJO2 Ricardo Zulueta at JO2 Victor Eric Pascua ng 10 bilang ng murder pero kalaunan binaba sa homicide. Sa desisyon kaninang umaga ni Acting Presiding Judge Betly Ian Barakyad ng Paranaque City RTC Branch 274, bigo umano ang prosekusyong patunayan ang mga elemento ng krimen kung saan kinasuhan ang mga akusado. Wala umanang sapat na ebidensyang inilatag ang prosecution na nagtulungan ang mga akusado para patayin ang 10 inmates. Bukod sa mga alegasyon ng complainant na tumistigo sa pagdinig, nauna nang sinabi ni Pangulong Duterte na naniniwala siyang inosente si Bantag sa pagkamatay ng mga preso kaya siya itinalagang bagong hepe ng Bucor. Abangan sa aming pagbabalik, taxi driver sa Baguio na nangalagkad sa sumitang pulis, patong-patong na kaso ang kakaharapin. Show ng Phil-Am comedian na si Jokoy sa bansa, sold out na sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Mas palali. Nagbabalik ang Headline Pilipinas. Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang driver na kumaladkad at muntik nang managasa sa pulis na sumitas sa kanya sa Baguio City. Ang Headline Pilipinas mula kay Myra Wallace. Nakaladkad at muntik mabangga si Patrolman Julius Walang sa pagharurot ng taxi driver na kanyang sinita sa pagparada sa maling lugar noong December 31. Kaya isinampa na ang patong-patong na reklamo laban sa taxi driver na si Jun Buklay. Kabilang dito ang attempted homicide, direct assault, and disobedience to an agent of a person in authority, violation of Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013, at unjust vexation. Sa resulta ng medical examination ni Buklay, positibong nakainom siya ng alak. Susubaybayan po namin kung paano magpo-proceed yung pro-process yung kaso natin para hanggang sa huli po ay mabigyan po ako ng karampatang justisya. Hindi agad na-inquest ang taxi driver matapos mahuli dahil sa umunay pakikialam ni Judge Robert Mabalot. Sa kumpirmasyon ng Baguio City Police Office, bayaw ni Judge Mabalot si Buklay at nakapangalan sa kanyang misis ang taxi. Inihahanda na ng BCPO ang mga dokumentong isusumite sa Supreme Court para maimbestigahan ang West. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang nagtungo si Judge Mabalot sa tanggapan ng BCPO Station 7 nang mahuli si Buklay. Halos 5 minuto lang, kasama na niyang lumabas si Buklay.
No comment na si Judge sa pagsampa ng reklamo ni Patrolman Walang. Pero sa naunang panayam, ipinaliwanag ni Judge Mabalot na hindi siya nagpakilalang West nang pumunta sa police station. Pinayuhan niya lang umano ang driver na huwag magbigay ng salaysay dahil wala siyang abogado. He's not being assisted by counsel. Hindi siya makasagot dahil siyempre unlettered yung driver. Hanggang elementary lang yan. Nandun lang ako as a relative of the owner operator, yung driver. Nung ganoon ang sagot ko, lumabas yung PO3. Yun yung pulis na mayabang ang pagsagot sa akin. This is about justice. We want to be able to do our jobs free from yung threat of harm at danger. Dagdag na pakiusap ng BCPO sa mga motorista, huwag palakihin ang simpleng paglabag sa batas trapiko. Kung may problema sa paraan ng panghuhuli, maaari itong idaan sa tamang proseso. Nagapod ito ay Baguio City, Myra Wallis, ABS-CBN News. Psst! Alam mo na ba ang latest? Updated ka na ba? Narito na ang show bus ni Papa Awel Pass! Papa Awel, ano ba ang headline ngayon sa showbiz? Papu and Katsuni, my puni! Jokoy is home! At sold out ang kanyang show, kaya kahit siya mismo ay napa-Instagram shoutout na, selling out the city where my mom grew up. Eh di ba nga, bentang-benta ang mga jokes ni Jokoy kahit saan siya magpunta tungkol sa mga kwento ng nanay niya na habang lumalaki siya. Kaya after 38 years ay may homecoming show si Jokoy ngayong Sabado sa Soler, Lunes sa Cebu at sa MOA Arena sa Martes. May video teaser pa si Jokoy sa IG ng kanyang pagdating at paglibot sa Maynila, nakitang-kita pa ang mga Pinoy jeepneys at ang gumulat sa kanyang regalo na cupcakes gawa yung disenyo sa Vicks na patok sa kanyang mga jokes na ginagamit ng nanay niya kapag siya ay may sakit. Nakutyak, nasasakit ang mga chan at mga panga ng mga nag-aabang ng mga fans sa mga jokes ni Jokoy. Samantala, sumakit naman ang ulo sa mga sagot ng mga mini Miss You sa It's Showtime kasama ang 2018 Miss You, Catriona Gray. Pero nasubukang muli ang bilis at galing ni Catriona sa pagsagot sa Q&A na puno ng values para sa madlang people. Tulad ng, isusumbong mo ba ang nahuli mong classmate na nangungapya? Ay nako, Miss Catriona. Sige nga, sample, sample, sample! I probably wouldn't tell because I feel that when you cheat, you're cheating yourself first and foremost. And you cannot go on in your life continuing that type of action. So even if someone were to tell on you to the teacher or not, I feel like at the end of the day, you're cheating yourself first and foremost. Oh, kulang na lang ng NI. Thank you. Naku, pang miss you, di ba? Panoorin nyo na lang ang buong episode na yan ng It's Showtime Online. Basta alam ko, sa Monday, i-direct ko mismo si Catriona Gray. At yan ang umi-headline sa showbiz. Back to you, my puni. Uy, si Dave Chappelle, ha? Yung stand-up comic na sikat na sikat sa Amerika. Yes. Pupunta rin sa Pilipinas. Abangan din natin yan. Alam, kailangan yata yung natin yan. Mecca of international entertainers. Oo, hindi lang sabi. Yun. Kailangan natin yan, Papa Aw, lalo na sa panahon ngayon. Dapat patawanin na lang tayo eh. Oo, dapat lahat na magpapatawa, pumunta na dito. Yes. Oo, hindi laughter yung mga, hindi is yung the mga, best medicine. Hindi yung mga nakaupo lang sa pwesto ang nagpapatawa. Ganun ba? Grabe naman. Maraming salamat, Papa Awel. Thank you, my puni. At sa mga balita naman sa probinsya mula Cebu, RC Dalaget. RC, ano mga headline dyan? Julius Carsada sa Eastern Samar, barado na sab tungod sa landslide. At ang mga headlines sa Mindanao mula kay Melanie Severino sa Davao. Melanie? Tony Usa ang patay sa nasunog na lodging house sa Gensan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Headline Pilipinas. Ano ba?
kapapasok lang na balita mula sa Iran, isang eroplanong may sakay ng halos 200 ang bumagsak ilang sandali matapos mag-take off sa Imam Khomeini Airport sa Tehran. Sa ulat ng Iran semi-official news agency na ISNA, nag-crash ang eroplano ng Ukraine International Airlines dahil sa technical difficulties. Kapon na ulat namin ang apat na preso sa Bacolod na tumakas matapos lagariin ang kanilang selda. RC, nahuli na ba ang mga pugante? Julio, sumuko na ang apat na detainees na tumakas sa detention cell ng Police Station 3 sa Bacolod. Humarap sa mga pulis sina Ellie Lawrence Sason at Sunny Kappa. Habang sa isang local radio station naman, sumuko si Michael Pinoso. Alas 4 kaninang madaling araw naman nang sumuko sa PNP si Jeffrey Ilangos. Sinabi ng apat na naisipan nilang sumuko sa takot na may mangyari sa kanila kung patuloy pa silang magtatago. Wala naman sa kanila ang umamin kung sino ang nagplano ng pagtakas. Pero nagtulungan umano sila sa paglagari ng bakal ng selda sa loob ng isang linggo. Bumaba ang supply ng manok sa mga palengke sa Bacolod City. Paliwanag ng Office of the Provincial Veterinarian, epekto na ito ng mataas na demand bunsod ng nagdaang Pasko at bagong taon. Ang Headline Pilipinas mula kay Mark Salanga. Tapos na ang holiday season pero mataas pa rin ang demand sa manok sa Bacolod City at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Kaya kaunti ngayon ang supply dito sa mga palengke. Pero tinitiyak ng mga nagtitinda na walang pagalaw sa presyo nito. Sa Bacolod Central Market, 155 pesos kada kilo ang presyo ng manok. December 2, mami nagsaka presyo mo mga yapon. Pero bulan. Oo, ang supply sa mga manok, jutay. Paliwanag ng Provincial Veterinary Office, mas marami ang bumibili ng manok dahil mura ito kumpara sa baboy at mahal din ang presyo ng isda dahil sa nagdaang bagyo. Ang manok, 155. In other areas, sa District 4, 170 to 200. So, isang factor na from pork to chicken. Then fish. Ang fish mas kulang scarcity of the supply because of the bad weather. So, bangros and tilapia mas mahal pagkaysa ng ibang other kinds of fish. So, mga more than 300 per kilo. Tinitiyak naman ng provincial veterinarian na inaasahang babalik sa normal ang supply ng manok sa linggong ito. Halin din sa Bacolod City, Mark Salanga, ABS-CBN News. Sa Eastern Samar, isang bagong landslide ang tumama sa Binaloan Taft. Ayon sa DPWH Eastern Samar, aabot sa 8,000 cubic meters na lupa at bato ang bumagsak na humara ngayon sa kalsada. Biyernes lang nang nagka-landslide sa daan kung saan dalawang bus at isang van ang natabunan. Walang nasaktan sa pagguho. Payo ngayon ng DPWH sa mga motorista na galing Samar at papuntang Eastern Samar. Dumaan lang muna sa alternatibong daan sa Lawaan Basay Road dahil hindi pa madaanan ang anumang klase ng sasakyan ang Right Taft Road. Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Iloilo dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Ursula. 16 ang naitalang namatay sa lalawigan, habang umabot sa hanggang 99% ang pinsala sa mga palayan. Ayon kay Dr. Jerry Bionat ng PDRRMO, nasira ang palayan, taniman ng mais at mga bangkang ginagamit ng mga residente para sa kanilang kabuhayan. Kasunod ng deklarasyon, magagamit na ang mahigit 54 million pesos na calamity fund na manggagaling sa trust fund ng probinsya ng Iloilo. Nagpapatuloy pa ang rapid assessment ng PDRRMO Iloilo sa pinsalang naidulot ng bagyo. Sa hilagang bahagi naman ng Iloilo, mahigit 556 na silid aralan ang nasira dahil sa bagyong Ursula. 393 ang partially damaged, 143 naman ang totally damaged, habang 20 ang idineklarang unsafe o hindi naligtas gamitin ayon sa Department of Education. Karamihan ng mga silid-aralang nasira ay sa bayan ng Carles. Pansamantalang nagklase ang mga bata sa school library at gymnasium. Ugmaw na ang mga balita gikan din sa Visayas. Ako si RC Dalaget, balik nimo Julius. Maraming salamat, RC.
Mula Visayas, lipat naman tayo sa Mindanao. Melanie, ano naman ang mga headline dyan? Sa Mindanao, Julius, libuan ang gilaumang mutambong sa traslasyon sa Cagayan de Oro. At ang iyang detalye sa pagbalik sa headline. Nagbabalik ang headline, Pilipinas. Inaasahang dadagsain bukas ang lungsod ng Cagayan de Oro ng mga deboto ng Poong Nazareno mula sa iba-ibang probinsya sa Mindanao. Alamin natin kay Melanie, kamusta na ang preparasyon dyan sa CDO? Tuni, binuhay na ulit ang incident management team para sa traslasyon ng Poong Nazareno sa Cagayan de Oro. Ang headline, Pilipinas mula kay Angelo Andrade. Nagsimula nang dumagsa ang mga deboto ng itim na Nazareno sa Shrine of the Black Nazarene sa Cagayan de Oro. Dito matatagpuan ang replika ng itim na Nazareno mula sa Quiapo Church. Maliban sa Maynila, isang Cagayan de Oro sa destinasyon ng mga deboto ng Poong Nazareno. Noong isang taon, umabot sa 200,000 ang nakiisa sa traslasyon sa lungsod. Kaya bilang paghahanda sa ipatutupad na seguridad, binuhay muli ng lokal na pamahalaan ang incident management team ng lungsod. 1,000 pulis ang ipakakalat para magbantay sa seguridad ng mga deboto. Katuwang nila ang mga tanod, reservists at iba pang civic groups. We always presume when I threat, it's better to be prepared rather than caught flat-footed. Definitely, we need around 600 barangay tanods to augment. Other than the barangay tanod also, we are tapping the army reservists also to help us. Mamayang gabi, ililipat ang imahe ng Poong Nazareno mula sa Shrine of the Black Nazarene patungo sa St. Augustine Cathedral, kung saan magaganap ang vigil bago ang traslasyon alas 5 ng umaga sa Huwebes. Ipatutupad din sa lungsod ang signal jamming para maiwasan ang anumang tangka ng terorismo. Gikan din sa Cagayan de Oro City, Angelo Andrade, ABS-CBN News. Mahigpit na tinututukan ngayon ng Department of Health ang mga paliparan at iba pang entry points sa Pilipinas para masigurong hindi makapapasok sa bansa ang mystery pneumonia mula China. Sa Davao, mas pinaigting din ang paggamit ng thermal scanner sa international arrival sa airport para agad ma-check ang mga pasaherong may lagnat. Ang ilang pasahero, nag-iingat din at nagtatakip ng panyo sa ilong at bibig para hindi makalanghap ng virus. Nagpupulong na ang CAAP, City Health Office at mga security personnel para masigurong walang makakapasok na may sakit sa Davao. Natupok ang 5 establisimiento sa Quezon Avenue, Barangay Dajangas West, sa General Santos City pasado alas 5 ng umaga kanina. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, isa ang patay habang dalawa ang naisugod sa ospital matapos magtamo ng minor injuries. Ayon pa sa bumbero, nagsimula ang apoy sa isang lodging house. Base sa ilang naka-check-in, nakita nilang kumislap ang kable ng kuryente sa isang kwarto hanggang sa kumalat ang apoy sa buong gusali. Wala halos naisalbang gamit ang mga tenant. Wala pang pagkakakinlanlan ang lalaking namatay dahil nasunog ng husto ang katawan nito. Sa monitoring ng BFP pasado sa fire code, ang 5 gusali dahil kompleto sila sa permit. Kinuha na ng soko ang bangkay ng lalaki para masuri at matukoy ang pagkakakilanlan.
Patay sa pamamaril ang dating vice gobernador ng Sultan Kudarat sa National Highway ng Barangay Bilumin, Lambayong. Lulan ang kanyang sasakyan ang biktimang si Rolando Recinto ng pagbabarili ng mga gunmen. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril at kung ano ang sasakyan ng mga suspect. Mauka ng mga balita dini sa Mindanao. Ako si Melanie Severino. Balik sa inyo, Tony Julius. Maraming salamat, Melanie. Sa Maynila, nakumpiska ang bloke-blokeng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso sa isang operasyon sa Basayco Compound sa Tondo. Nahuli ng mga pulis ang dalawang suspect sa pagbebenta ng marijuana sa iba-ibang bahagi ng Metro Manila. Nakumpiska sa kanila ang 37 kilo ng marijuana na nagkakahalaga nga ng mahigit 4 na milyong piso. Ayon sa pulis, ang dalawang natimbog sa Basayco Compound ang itinurong source na mga suspect na una nang naaresto sa buy-bust operation sa Pasig City noong Disyembre. Aminado naman ang mga suspect sa pagbebenta ng marijuana. Patuloy ang investigasyon ng polis para malaman ang mismong pinanggalingan ng milyong-milyong pisong halaga ng marijuana. Aabot naman sa 10,000 pisong halaga ng tanim na marijuana ang nadiskubre umano ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front sa boundary ng Montawal at Pagalungan, Maguindanao. Ayon sa PNP, nanauna na silang nakatanggap ng report na mayroon umanong taniman ng marijuana sa lugar. Agad namang itinurn over ng mga miyembro ng MILF ang mga nasabat na tanim at pinatuyong dahon ng marijuana sa PNP, AFP at PDEA BARMM. Sinaksihan ito ng mga kinatawan mula sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Noong nakaraang linggo, nakasabat din ang MILF ng ilang tanim ng marijuana sa bayan ng Datu, Montawal. Sa Sarat, Ilocos Norte, sugatan ng 6 na estudyante matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinakyang tricycle. Ang Headline Pilipinas mula kay Ria Galiste. Nahihilo at hindi pa rin makakilos ang 15 anyos na si Boying. Para maalagaan siya, lumiban na muna sa trabaho ang tatay niya na isang construction worker. Isa si Boying sa 6 na estudyanteng sugatan nang mahulog ang isang tricycle sa bangin sa Barangay 23 sa bayan ng Sarat, Ilocos Norte nitong Lunes. Nag-text ni Mr. Ana, kakitain tayo barom at ay provincial ko na na. Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang 5 kasama ni Boying. Lahat sila ay estudyante ng Pidig National High School sa bayan ng Pidig. Sa record ng paaralan, pumasok pa ang 6 noong Lunes ng umaga pero absent na sila sa last period bago magtanghali. Sa mga interviews namin sa kanila, really planned for a get-together, mga barkada, to a place in Vintar, which is Vintar Dam. Dumaan umano sila sa likod ng paaralan para magkating classes. Tatawagin namin yung mga bata and yung parents nila pag magaling na yung mga iba. And then we will do inquiry or in-depth investigation of what happened. And from there, we can give recommendation kung ano yung mga gagawin namin hakbang for them. Dahil sa nangyari, magsasalitan sa pagbantay sa likurang bahagi ng paaralan ang mga non-teaching personnel. Sa investigasyon naman ng pulis, napag-alaman na estudyante rin ang nagmaneho ng tricycle. Bukod sa mabigat na karga, posibleng mabilis din umano ang kanyang pagpapatakbo, kaya nawalan ng kontrol pagdating sa kurbadang kalsada. Manipod dito Ilocos Norte, Ria Galiste, ABS-CBN News. Dalawa ang sugatan sa banggaan ng SUV at motorsiklo sa Quezon Avenue, kanto ng Scout Albano, Quezon City, kanina madaling araw. Kwento ng driver ng SUV na si Karen Azucena. Galing siya ng Tomas Maroto at pauwi na sana ng Fairview nang mabangga siya ng motorsiklong minamaneho ng isang JM Lalusis. Nagtamo ng sugat sa mukha si Azucena habang ginagamot naman sa East Avenue Medical Center ang motorcycle rider. Inabot ng 3 oras sa lugar ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente dahil naghintay pa ng traffic investigator. Pinasusuri ni Pangulong Duterte ang kontratang pinasok ng gobyerno, katuwang ang AF Payments Incorporated para sa beep cards.
Matatanda ang naging usap-usapan ang naturang kontrata matapos bigla na lang sumipa ang singil ng beep cards na ginagamit sa LRT Lines 1 and 2 at MRT 3. Sinabi ng Department of Transportation na walang irregularidad sa dagdag singil. Alinsunod naman ito sa concession agreement na madaragdagan ng 10 piso ang issuance fee ng beep cards matapos ang December 31, 2019. Sabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, kasama ang kontratang ito sa mga pinarerepaso ng Pangulo. Sa Calasiao, Pangasinan, isang barangay ang naghahanda na rin sa traslasyon ng Pong Nazareno. Yan ang Headline Pilipinas ni Elaine Fulencio. Dinarayo ang Jesus of Nazareth Chapel sa Barangay Doyong sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Kaya naghahanda na rin sila para sa traslasyon ng Poong Nazareno. Nilagyan na ng dekorasyon ng gagamiting karosa para sa prosesyon na mahigit 10 taon ng ginagawa sa barangay. Nagsimula na rin silang magnovena. Pagmamayari ng Pamilya Maynigo ang imahen ng Poong Nazareno. Naging deboto sila matapos mapahaba ang buhay ng kanilang padre de pamilya na may iba-ibang karamdaman. Pero nang pumanaw ito noong 2010, lalo pa umanong tumindi ang kanilang debosyon, pati ang kanilang mga kabarangay. Kaya pinatayuan ang Poon ng sariling chapel ng barangay. Nagkasakit kasi yung asawa ko. Tapos bibili siya ng imahin mismo ni Jesus Nazareno. Tapos yun, natupad naman yun. Tapos hanggang sa deboto na siya, ganun. Tuwing traslasyon ng Poong Nazareno sa Quiapo, libu-libong deboto rin ang nakikiisa sa prosesyon sa Calasiao. Sumasalamin ito sa matibay na pananampalataya ng mga Pilipino. Pero bukod sa tradisyon, may mensahe ang Simbahang Katolika sa mga mananampalataya. Ang imahe ng Nazareno ay nagpapalaala sa atin ng isang Panginoong Diyos na nagkatawang tao. Pinasan niya ang krus at siya ay nagpakasakit upang tayo ay mailigtas sa ating kasalanan. Alas 7 ng umaga sa Huwebes, magsisimula ang prosesyon ng itim na Nazareno, nasusundan naman ng misa at salo-salo. Manlapu Jad, Pangasinan, Elaine Fulgencio, ABS-CBN News. Sa bayan ng Atok sa Benguet, dinarayo ngayon ng mga turista ang sikat na Sakura Park na dinadaganan o dinadagdagan pa ngayon ng iba't ibang atraksyon. Kilala ang park dahil sa Malajapan na tanawin ito. Dahil sa mga nagagandahang Sakura Trees na itinanim noong 2016. O Tony, meron pala dun ha. Dumagdag pa rito ang 7 klase ng bulaklak, kabilang na ang white at red rose cabbage. Pwede rin mag-enjoy ang mga makakakita ng view sa kanilang mini mossy forest at mga halamang cosmos o yung tinatawag na dancing flowers. Ayon sa may-ari, plano nilang paramihin ang mga plant attraction sa mga susunod pang taon. Kapamilya, sineseryoso ng ABS-CBN News ang usapin tungkol sa mental health. Ito ang binigyang diin ni ABS-CBN Integrated News and Current Affairs Head Jing Reyes kasunod ng komentaryo ni DZMM anchor Jobert Sukaldito tungkol sa kalagayan ng mental health na aktres na si Nadine Lustre. Sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng Twitter, sinabi ni Reyes na gumawa pa nga ang ABS-CBN News ng isang documentary tungkol sa usapin ng mental health. Pagtiyak ni Reyes, iniimbestigan na kung meron ngang insensitibo at di kaaya-ayang komentaryo si Sukaldito patungkol sa mental health ni Nadine. Gitpa ni Reyes, ang mga mamahayag at anchors ng ABS-CBN News ay may pananagutan sa lahat ng kanilang pahayag sa kahit alinmang programa ng Kapamilya Network. Kinukuha pa ng DZMM ang panig ni Sukaldito sa usaping ito. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako ang inyong action man, Julius Babaw. At ako si Tony Velasquez. Hanggang bukas, mga kapamilya. Sa pagbubukas ng bagong dekada,